Kagrasa, magandang araw sa ating lahat. Welcome back sa ating panibagong vlog. So ito yung gagawin natin mga kagrasa. So ayan, pinapaandar ko na yung makina. So nag-overheat kasi yan. Kung makikita nyo, mayroon tubig lumalabas sa may exhaust. So ibig sabihin, yung tubig pumapasok doon sa loob ng piston. Ito yung bibigyan natin ng solusyon. So ayan, alam ko na kung ano yung dapat gawin dyan, anong sira. Ngayon sabay-sabay nating tuklasin kung ano yung dapat palitan pagka ganyan ang magiging trouble mga kagrasa. So ayan, chine-check natin dito sa kabila, okay. Wala siyang problema na iba. So ayan, ginagawa ko, tinanggal ko muna yung dalawang exhaust niya para matrace natin kung ano ba yung problema, dahil nga lumalabas yung tubig dyan sa may exhaust. So yun, nakita ko dito nga siya nanggagaling, na-confirm ko na dito nanggaling. So gagawin natin yan, bubuksan natin yung makina. Ayan, pagkatapos meron pa siyang ibang problema, mayroong leak yung langis dito sa may cover ng ating injection pump. Cover yan ng timing kapag bubunutin yung injection pump yan mga kagrasa. So ayun mga kagrasa, kailangan natin baklasin yung mga dapat yung mga connection, tatanggalin. Madali lang naman yan mga kagrasa, baklas kabit lang yan. Wala naman kailangan i-timing kapag tanggalin mo yung cylinder head. So habang tinatanggal ko yan mga kagrasa, shout out pala kay ETS Tutorial Vlogs, right? Thank you for supporting. So ayun mga kagrasa, nabaklas ko na yung cylinder head. Ayan, nakikita nyo yung head gasket nya nagkaroon ng problema. Yung tinuturo ko kasi, yan yung daanan, yan yung tinatawag na water jacket. Ayan yung mga daanan ng tubig. So kung napapansin nyo, sa limang piston, mayroong isang piston na may pumapasok yung tubig. So dito nanggagaling yung tubig papunta sa may cylinder natin, kaya lumulusot yung tubig dahil nasunog na yung ating head gasket. So ayan ang nagiging problema, kaya siya nagkaroon ng tubig doon sa may exhaust. So para hindi lumala yung problema, ayan, bibigyan natin ng solusyon yan. Binaklas natin, papalitan natin ng cylinder head gasket. So ngayon, kailangan bago nyo ibalik, linisin yung maigi. So dapat malinis, wala dapat nakaumbok, kailangan malinis para hindi magkaroon ng leakage yung ating head gasket. So bago natin ikabit uli, ayan na yung cylinder head, malinis na lahat ng pyesa, lilinisin para tuloy-tuloy yung pag-assemble natin. So ayun, nakahanda na. Habang kinakabit ko yung cylinder head nyan, yan, nakahanda na yung ating head gasket. Bago nyo ikabit, kailangan i-check nyo muna kung tama yung head gasket, yung mga daanan ng mga water jacket, sa langis, importante yan, dapat hindi matatakpan. So na-check ko na okay yung ating cylinder head. So ayan, para sigurado, ang ginawa ko mga kagrasa, nilalagyan ko siya ng shellac gasket. Ayan yung mga pagitan ng daanan ng tubig. Ayan, nakikita nyo naman kung paano ko ginawa. Susundin nyo lang yan, aking guide mga kagrasa, para sa inyong pag kayo ang gumagawa, mayroon kayong guide. So ayan, kinabit ko na yung cylinder head gasket. Tapos ganun uli, lalagyan ko rin lang siya ng shellac para sigurado walang tagas yung magiging pag na-assemble na. So ayan, nakikita nyo, kabilaan yan, nilagyan ko ng nilagyan ko siya ng pampadikit.
Yun, nakahanda na. So ayan, bubuhatin na namin tong cylinder head. Medyo mabigat kasi yan mga kagrasa, kaya kailangan natin ng rescue. O ayan, mga kasama ko. Shout out pala sa mga kasama kong tumutulong magbuhat. Kay Uncle Tops, kay Jose, kay Bayaw. O shout out. Hirap na hirap kami dyan, pero kaya naman. Kakayanin yan dahil ito yung ating trabaho. So ayun, naisampa na namin yung cylinder head. So gagawin natin dyan, babalik na natin yung mga lahat ng tinanggal, yung mga connection. So hindi naman kailangan na ano yan, hindi naman masilan. Kumbaga, ang pinaka magandang gawin dyan, kailangan lang na pag gumawa kayo ng makina, siguraduhin nyo lang na walang back job, dahil napakahirap at saka mabigat. So ayun, ayan na, tinitira ni Bayaw, kinakabit na yung cylinder head bolt. Tapos pag naikabit na yan mga kagrasa, kailangan pantay-pantay yung higpit nyan. So ayan, ginagamitan ko na siya ng torque wrench. So yung torque wrench ko mga kagrasa, ano yan, click type. Hindi na yung tulad nung dati, dial gauge. Torque wrench na dial gauge, ayan, click type naman siya. So ayan, kailangan nyo lang i-torque ng pantay-pantay para parehas ang lapat. So ayan, medyo nanginig yung tuhod ko dyan dahil napakahigpit sa dami ng tornilyo. Mahirap pa yung posisyon. No? Nakikita nyo sa posisyon ko, napakahirap. So ayan, kinakabit ko na yung pushrod dyan. Ibabalik nyo lang yung pushrod. Siguraduhin nyo lang mga kagrasa na nakalagay sa tamang lagayan doon sa may valve tapit natin. Doon niya nakatusok yung post rod. So ayun, kinakabit na natin yung rocker arm. So bago nyo higpitan yung rocker arm mga kagrasa, siguraduhin nyo na nakapasok na yung mga rocker arm natin doon sa may post rod para hindi na paulit-ulit. Ayan, nakikita nyo yung tinuro ko, dahil pag hinigpitan nyo na yun at hindi na i-shoot yung push rod sa tamang lagayan, balik na naman, luwag na naman. So ayan, nakikita nyo kung ano yung tinuturo ko dyan. So ayun, higpit na. So siguraduhin nyo lang na pagka ganitong moving parts yung ginagawa nyo mga kagrasa, double check talaga na walang nakakalimutang maluwag. Double check yung mga paulit-ulit para sa pag hindi kasi nahigpit ng maayos yan, pupwedeng masira. So ayan, nahigpit ko na lahat. Ang gagawin na lang dyan, i-adjust ko na lang yung balbula. So hindi ko na pinapakita sa inyo kung paano ko in-adjust, dahil meron na akong vlog dyan, meron na akong nai-upload kung paano mag adjust ng B-type. So search nyo na lang mga kagrasa, hanapin nyo lang sa aking channel. So ayan, tinatakpan ko na yung ating cylinder head. So ayan, sa portion na ito, tinitesting ko na yung makina, papaanda rin na natin yan. So pagkatapos nating maibleed yung diesel dyan sa may injection pump, higpitan ko na yan. Tapos patugtugin na natin yan, baka patugtugin pa ng iba yan. Alright, so kay Alvin Aurea, Dan Mechanic Vlog, shout out. Kay Auto Mechanic, kay Boss Brian Acera, kay Paring Jojo Beltran, kay Paring Delvin, shout out. So yun mga kagrasa, kung meron kayong natutunan sa aking munting vlog, huwag yung kalimutang mag like, subscribe,
Share nyo na rin mga kagrasa para makita ng iba. Hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa susunod kong video. Okay, so ayan, nakikita nyo, wala na siyang tubig na lumabas. So yung tinuturo ko na yan, dyan yung may problema. So ayan, wala na. Okay, thank you for watching mga kagrasa. Sana meron kayong nakuhang idea sa trouble na sinishare ko sa inyo ngayon. Thank you for supporting mga kagrasa. Huwag kayong magsawang sumuporta sa aking muting channel. Alright. Okay, God bless atin mga kagrasa. Thank you for watching. Maraming salamat sa mga nagsusuporta, nagsawang nagsuporta. Alright, God bless.